Pinoy Kitchen nga po pala. Nais ko lang magpasalamat sa mga nag-subscribe sa ating YouTube channel, sa mga nag-comment, sa mga nag-like. Maraming maraming salamat po. Sana madagdagan pa. At yung mga nag-subscribe at saka nag-like sa aking YouTube channel, binabalik ko naman po ng nararapat. Pero teka, nagtataka ba kayo kung minsan hindi na dadagdagan yung subscriber nyo? Or minsan nababawasan pa? Kasi ako nagtataka rin eh. Kukunti na nga yung subscriber ko, pag-check ko kinabukasan, nababawasan pa. Nung gabi, chinek ko, nasa 70 siya. Pag-gising ko ng umaga, nung pagka-check ko, 67 na lang, nabawasan ng 3. Bakit? Hindi lang isang beses nangyari eh, malimit. Ginawa ko, nag-research ako. Naghanap ako ng sagot sa YouTube. Tsaka sa Google. Nung sinerch ko sa Google, ang sabi ng Google, ayon kay YouTube, noong 2018 pala, nagpalabas sila ng memo about sa mga subscription. Nagkaroon kasi ng mga spam user. Ito yung mga nagsasubscribe pero hindi naman sila active or mga dummy account na nagpaparami sa isang YouTuber. For example, naranasan nyo ba yung check nyo yung mga subscription nyo? May makikita kayo dun minsan na hindi naman kayo nagsubscribe sa kanilang channel pero nakasubscribe kayo. Ayun yung iniiwasan ni YouTube, yung hindi maging legit yung kanyang channel. Kasi gusto naman ni YouTube maging partner niya tayo eh. Wala naman problema, napakadaming pera niya eh. Diba? Ang gusto lang niya is maging fair. Paano nga ba nangyayari na babawasan tayo or hindi nakaka-count yung nagsasubscribe sa atin? Ganito kasi yun. Napansin ko, pag nagsusubscribe ako, hindi siya agad magka-count hanggat hindi mo pinapanood yung videos nila at least 5 minutes. Try nyo, mag-subscribe kayo sa isang channel na hindi nyo naman kilala. Mag-subscribe lang kayo. Then, tignan nyo, yung less than 1,000 na subscribers. Kasi pag 1,000 above na yung subscribers nila, every 10 subscribers siya mag-a-add. Pero pagka 1,000 below, every 1 subscriber siya, mag-update agad siya. Makikita agad natin na nagbago yung kanyang mga subscribers. Napansin ko kasi yun eh. Sabi sa akin, nag-subscribe daw sila. Pero wala naman nag-i-email sa akin or nagpa-pop out na nakapag-subscribe sila. Ngayon tinry ko, nag-subscribe din ako. Aba, oo nga no. Hindi dumadagdag yung subscribe ko. Bakit kaya? Ang ginawa ko, hindi ko kasi pinanood yung video nila. Nag-subscribe lang ako sa kanila. Tapos, pinlay ko lang yung video nila, konti lang. At least mga 2 minutes. Kala ko okay na yun. Pala, kulang yun. Dapat mga at least 5 minutes. Kaya ngayon, ang ginagawa ko, halos 3 vlog nila yung pinapanood ko para lang makount yung subscribe ko. Kasi sayang naman, di ba? Kaya kung gusto nyo ma-count yung subscription nyo, manood muna kayo ng video, at least 5 minutes lang. After ng 5 minutes naman, count na yun. Sana ganun din yung gawin nung pinagsubscriban nyo kung naghihingi kayo ng palitan. Ngayon, naglabas din si YouTube ng noong December 2018 ng mga rules about subscription. Kasi nga, nadami yung mga spam user. Na-detect na rin ni YouTube yung mga words na ginagamit ng mga YouTuber para magpalitan sila ng subscription. For example nito eh, yung sub to sub. Sub kita, subscribe mo rin ako. Parang ganun. Ngayon, yung mga keyword na yon, once na ma-detect ni YouTube yun sa isang comment, automatic yon, spam message na yon, ibablock niya na yon. Pansinin nyo, minsan kasi may mga nag-comment sa akin. Tapos, nakita ko sa notification, nag-pop up siya na may comment na ganito. Pero nung hinahanap ko yung comment, wala. Naka-ano lang siya, transparent siya. Wala yung comment. Pero pag sa notification, nakikita mo siya. Ngayon, nakategorize siya as a spam message. Pero hindi siya spam. Parang may keyword lang doon na nagamit
na na-detect ni YouTube na nagpapasubscribe yung tao na yun. Kaya ngayon, ginagawa ko, pag may nagpapasubscribe sa akin, pinapanood ko talaga kasi sayang naman, di ba? Bilang din yun. Eh, ano ba naman yung 5 minuto sa atin kung ibabalik din naman sa atin, di ba? Yun lang. Hindi nakaka-count yung ating subscription. Pagka subscribe lang tayo na subscribe. Napapansin niyo minsan yung mga subscriber niyo nababawasan, di ba? Gaya ko, kakaunti pa lang yung subscribers ko pero nababawasan siya. Bakit kaya? Ginagawa pala ni YouTube, tinatanggal niya yung mga spam subscriber or yung spam account. Pero real account siya. Nakakategorize lang siya as spam. Kasi nadidetect ni YouTube na may ginamit kayong word na nag-link sa subscribe mo ako, sasubscribe kita. May mga keyword siya dun eh. Alam na nila yun. Nadidetect na ngayon. Kaya yung iba, ginagamitan ng mga magic word para lang makaunt yung kanilang sub for sub. Ayan guys. Sana pag mag-subscribe tayo, manood muna tayo ng video. Number one, bago tayo mag-click ng subscribe. Manood tayo ng video at least mga 5 minutes. 5 minutes, makakamp na yon. After mo manood ng 5 minutes, like, subscribe, tapos i-out mo ulit, tapos balikan mo yung channel niya, i-refresh mo lang, check mo yung number nung subscription niya kung magbabago. Ang ginagawa ko nga guys, sini-screenshot ko pa eh. Para pag binalikan ko, alam ko nag-count yung aking subscription para naman di nakakahiya doon sa nagpa-subscribe sa akin. Binabalikan ko talaga kasi sayang naman eh kung hindi makakount. For example, ito. Channel na to. Ni-screenshot ko to eh. Screenshot yan. Hindi ko nagpapakita. Ni-screenshot ko siya para lang ma-check ko kung nag-count. Yun. Nung nirefresh ko at pinanood ko yung 3 videos niya, na-count naman. Ngayon, ganun na yung ginagawa ko para ma-count naman. Para naman di nakakahiya. Kasi nakikita ko naman, nagpa-pop up yung kanilang subscription sa email ko. Kaya alam ko talaga nag-subscribe sila. Nakikita. Sorry guys. Ayun. Ito, ang daming nag-subscribe. Nakikita naman siya sa ano, sa mismong email tsaka sa mismong notification sa YouTube kung nag-subscribe ba talaga sila. Kaya ako, ayoko namang mapahiya na nag-subscribe sila tapos di naman pala ako. Take time lang guys, 5 minutes, subscribe, kaka-count na siya. Huwag din tayong gumamit ng mga words na alam naman nating nakaban kay YouTube. Kasi hindi makaka-count, sayang, di ba? Ayun, maraming salamat sa panonood. Keep liking and subscribing to our YouTube channel. Babalik at babalik din ako sa inyo guys. Active to, kayo mag-alala. Lagi tayong magko-comment and syempre watch din ang mga videos nyo. Ayun lang guys. Salamat. Bye-bye.